Hello people, hello basketball fans around the world. Ang oras 10:23 ng gabi mga kaibigan, September 9, 2023. Nagmerienda muna ako, dinutom ako eh. Uy, kanina nakita ko yung ano, dumaan yung roster ng ano. Ewan ko lang, nakita nila si Luco, parang hindi yata ano. Hindi ko makumpirma, hindi maganda yung pagkakakuha ko ng video eh. Tapos kanina yung Serbian yung lineup ng Serbia nakita ko. Ayun, hindi ko nakunan. Oh, wala masyadong tao, hindi ko nakunan. Kasi nagaano ko eh. Sinecheck ko yung mga kinunan ko video dito sa ano, sa yung pictures doon sa laban ng Slovenia versus ano? Slovenia versus Italy. Inaano ko pa eh. Binubusisi ko pa yung ano yun, itatanggalin ko tsaka yung i-upload ko. Sayang dumaan kanina, hindi ko nakunan. Magcha-champion yung mga kaibigan, sinasabi sa'yo yung Serbia magcha-champion yan. Magcha-champion sa FIBA Basketball World Cup bukas ha. Nakapa ako bukas, magla-livestream ako bukas. Oy, bago ko muna simulan yung pagsasummarize ng panonood ko dyan sa Muwari na tatlong beses ha. Isasummarize na isa-isa. Yung tungkol sa ano yung sinabi ko yung sa halftime, yung nabitin. Yung trailer mga kaibigan nung ano, yung trailer nung ikaw ko Martin nung batang kaya po, ganda ng trailer putrakis, yung trailer niya ang ganda oh. Nakita niyo yung trailer kagabi yung bagong yugto ng batang kaya po, naku ang ganda, naku makikita na sila ni yung tatay niya si Ramon Montenegro, naku abang-abang yun. Tapos ang magiging papel pala ni Coco yung di ba nakulong siya dahil nakasuhan ng pagnanakaw tsaka illegal possession. Basta yung marami kaso. Oh, sa istorya. Oh, nakulong. Nahuli yung kanyang tatay-tatay na si ano, yung tatay-tatay si Jang Estrada. At abang-abang yung mangyayari mga kaibigan, oh. Tapos yung biglang pag-ano niya, yung ako, dami story yung ano siya, yung tinorture. Tapos yung nagkaroon pa ng riot. Basta panoorin yung trailer, ang ganda. Tapos may posibilidad na yung makikita sila nung ano yung si Mukang na ko yung nag-asawa ni Ramon yung tatay niya si Ramon Montenegro na kaabang-abang sa Quiapo. Ako sa simbahan ng Quiapo kaabang-abang, ang ganda ng trailer sinasabi ko sa inyo. Ang ganda ng trailer kagabi ha. Inulit ko pa yun eh. Tatlong beses ko pa inulit eh. Ang ganda ng trailer. Nako, yun yung ano. Nako, kaabang-abang itong ano. Tapos yung tapos daw nakita, 'di ba yung nagtutukan ng barrel? Ako nakilala ni Ramon Montenegro. Aabangan ko 'yan, ako. Kinang ano yan, ilang buwan pa yan. Ang daming episodes. Ako, maaabuti pa ng bagong taon na. Bago pa mangyari yung makasaysay ang pagkikita ni ano ni Tanggol sa ano yan, ni Ramon Montenegro yung mag-ama, ako kaabang-abang yan ha. Ako, yung tapos yung nangyari kay David, ako. Hindi ko alam kung nangyari sa kanya. Oh yun, aabang ako yung bagong yugto ng bagong Quiapo, yung batang Quiapo ni Coco Martin, aabang ko to, aabangan ko yan ha. Ito nga yung summary, summarize natin isa-isa yung mga nangyari sa ano ha, yung nanood ako dito sa Mo Arena ha. Oh isa-isa natin, September, ano ba yun? September 4 pala, September 4. Bago yung panonood ko ng unang ng pangalawang quarterfinals sa pagitan ng USA at Italy. Diba? Diba nung araw na yung September 4, pinasikaso ko yung ticket ko, yung dalawang ticket. Hindi siya talaga ma-download doon sa aking tablet. Na siyang ipinagbabawal sa loob ng venue, ha, yung tablet, bawal ipasok. Hindi talaga ma-download noon. Inasikaso ko doon sa ticket outlet. Ayun. Daming prosesyon na binataan ko, daming prosesyon. At baka nakasin yung babae na ewan ko, OJD ba yun? Oo. Nag-prosesyon pa ako doon sa exempt store, nag-prosesyon pa ako doon sa mall, para lang sa wifi, para isend lang yung email ng ano. Cognizant doon sa problema, doon sa IP ID. Isa pa ako yun, sa ticket booth din ang bagsak ko, o yun. O yung lalaki na yun nagkasikaso, o yun. Dapat 10 minutes, meron na ako. Yung ticket ko, ang laki. Bad paper na
rin na na-i-print. Oh, yun yun, yung nangyari sa September 4, nagkaroon na ako ng ticket. I-ticket na naka-print sa band paper, ang laki, ang haba. Oh. Oh, tapos noong September ano, noong September 5 quarterfinals game 2 ako nanood eh, USA versus Italy. Naku po mga kaibigan, dinala ko yung tablet. Hindi pinayagan ipasok yung tablet sa loob ng venue. Oh, pinasurrender ko doon sa ano, pinasurrender ko sa bagger doon yun. Yun, yun sa kabilang yan, yan, yun sa kabilang yan. Yan, yan, doon, pinasurrender ko yung ano, yung gamit ko. Bawal yung tablet sa loob eh. Kaya ang naging ano, para makunan ko yung picture, tsaka yung video, yun nakuha ko. Eh, ang labo nung pixel, yung kanyang ano, recept, yung kanyang resolution. 2.0 lang. Oh. Parang bumalik tayo doon sa late 2000s eh. Parang bumalik lang tayo sa late 2000s yung pag ano, yung pangyayari. Nakuha ko yung video sa yung pictures. Wala eh, ganun talaga eh. Oh, nanalo yung Team USA, tampak yung Italy, di ba? Nakakwalify sa semis. Napanood ko yun ang live ha, sa loob ha. Na yung pinakamasakit yung bawal ipasok yung tablet. Eh, natsyaga na lang ako sa Nokia cellphone ko. May nakita akong mga celebrity doon kaya hindi ko masyado kung kaya nasa Nokia talaga eh. Ang daming celebrity talaga nandoon, si Yasi Pressman, si Julia Barreto, si Tiran. Daming celebrity sa babae, nakita ko eh. Nakita ko sa babae yung mga celebrity nanonood ng laban na yun. Oh. Daming dumanong mga celebrity. Kasi kung maganda sana yung smartphone lang ko, sana yung nakunan ko eh. Ay, nga, ay mga kaibigan, bago mo na ituloy yun, no? Kanina ay nanalo yung ano, Latvia. Sabi ko sa inyo, Latvia yan eh. O, kita nyo, Latvia, 5th place. O, tinampakan yung litray niya. O, kita mo, tama yung prediction ko. Sabi si Latvia mag-5th place eh. O, kita mo naman. Sayang talaga yung versus Germany talaga. Yung natalo sa Germany, ang sakit ng pagkatalo ng Latvia. Kamuntik niyang makahabol. Eh, kaso yung Germany pumasok sa finals, na-upset yung US, nadulas lang si Tyrese Haliburton eh. Ayun na yung turning point. Andreas Oxbay yung ano nung ano, pagka-translate ng kapili si Andreas Oxbay yun eh ako na ano nadulas si Tyrese Haliburton. Ang sakit nung ano na yun, ang saklap nung pagkatalo ng Team USA talaga versus Germany. Hindi mo makakala yung Germany makakapasok sa finals. At yun ang ikukwento ko sa inyo, ay yun ang isasummarize ko sa inyo sa ano, sa pangalawa Germany. Napanood ko ng live ha. Napanood ko rin ang live yun, yung sa quarterfinals game 3 versus Latvia. Yung Latvia talaga napupusuan ko eh. Ha? O tingnan mo, ng 5th place, nampakang pa yun. Hindi nga makapaniwa, tatampakan pa nila yung ano, detray niya eh. Tinampakan talaga kanina oh. O na ano ko, tinignan ko sa Google. Tinampakan oh. Tinampakan yung detray niya. O 5th place ngayon ng detray, ang ano, ng Latvia. Tapos yung detray niya pang-6. Pang-6 na pwesto sila ngayon. Sabi ko sa'yo, may future ng Latvia na to. Yung unang ano niya, appearance sa FIFA Basketball World Cup. Unang appearance, na 5th place pa sila. Ika-5 pwesto pa yung Latvia. Ang galing, magaling yung Latvia. Oh. Oh, yun nga, yung Latvia versus Germany. Ang sakit talaga ng pagkatalo ng Latvia sobra. Kasi yung Germany, umarangkada sa 3rd quarter. Tapos sa 4th quarter, humahabol yung Latvia. Yung una, sumablay dahil yung Germany nag-ano rin, binalik yung lamang sa malaki. Oh. Tapos yung Latvia last mga huling minuto, ayun, naging 2 na lang yung lamang. Kaya ang pinakamasakit, di ba, nakuha nila yung bola, yung 3-point shot ni Davis Bertans Ventumira. Si Davis Bertans Ventumira ng 3-points. Hindi ko matanda kung siya yun eh. Yung NBA player na yun, si Davis Bertans. Sablay eh, sumablay. Nako, sayang yung pagkatalo talaga ng Latvia. Yung Latvia sana yung manalo sa ano? Yung Latvia sana yung manalo sa quarter minus versus Germany talaga. Ano yan? Wala, di mo akala yung mangyayari yun. O, ano pa? Yung ano, yung ito nga mga kaibigan, yung
pinost ko sa Facebook yung bago mangyari, yung dapat hindi mangyayari ngayon, yung ngayon hindi sana mangyayari dapat ngayon eh. Hindi mo akalain magkaka-smartphone pa ako nito. Ito, ginagamit ko ngayon yung smartphone kong ito. Itong smartphone kong ito. Binigay lang sa akin ni Papa ito noong umaga ng kinabukasan ng September 7. Umaga ng September 7, nasumpresa ako dito sa pagbigay sa akin ng smartphone. Makapal na siya, kaya lang ganun din yung tatak. Makapal na yung housing niya, kaya lang yung tatak niya, ganun din. Ganun din yung tatak. Biro mo yon, biro mo yung Latvia, naka fifth place pa Eh kung Latvia yung nasa semifinals versus USA, di ba? Dapat yung Latvia ang makapasok sa championship game, no? Tapos yung bago yung yung bago yung nangyari ngayon, yung semifinals USA versus yung bago muna, yung Serbia versus Serbia versus Canada. Ano nangyari kay Dylan Brooks? Wala eh, tanggal angas niya eh. Tanggal yung angas ni Dylan Brooks. Tingnan mo yung Serbia. Tingnan mo yung superiority ng kanilang paglalaro. Pang FIFA style of play. Pang Europe style. Yun dapat. Hindi pang NBA. Hindi apply pa sa NBA. Tingnan mo yung nangyari sa kanila. Yun sa Team Canada. Wala, yari sila sa Serbia. Serbia may karanasan na yan sa Big Four eh. Sa Final Four ng mang FIFA Basketball World Cup Tournament eh. Tingnan nyo, effective naman. Ako tingin ko, Serbia magcha-champion ha. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, magcha-champion ng Serbia. Yan ang inaano ko yan. Pero tingin ko, ang pagkakapanalo ng, ang pagnanalo yung Serbia sa championship, tingin ko, dikit yan, dikit na laban yan. Magiging maganda lamang kasi apat na NBA superstars yung sa Germany, yung ang ikakwento ko sa inyo sa ilang saglit, yung Germany ha versus USA. Tingin ko dyan magiging dikit din yung lamang kasi apat na NBA superstars yung Germany, sina Dennis Schroeder tsaka sina yung makapatid na Mo tsaka Franz Wagner, yun magagaling din yun. Napanood ko kahapon yung kagabi yung laban ng Lab versus Team USA. Tingnan nyo ano nangyari sa Team USA. Nadulas lang talaga si Tyre Saliburton, yung pinakamasaklap sa kanila eh. Pagkadulas niya, ayun, nakalibre si Andreas Ox ba yun? Si Andreas Ox yung number 42. Yung player number 42 ng Germany. Kasi nakakabol na yung Team USA sa fourth quarter eh. Nakadikit na eh. Yun nga lang yung nadulas talaga si nawala, nakalibre tuloy si Andreas Ox. Ayun. The rest is history na. Ayun. Na-upset ngayon yung team USA. Maglalaban sila ngayon para sa ikatlong pwesto versus Canada. Tingin ko USA yung magto-third place yung USA. Sold out yung sold out yung Giant tickets. Matagal na, bago mag-August pa yata. Tapos, ngayong hapon mga kaibigan, naku, sayang talaga yung sayang yung mapapotograph sana kay Carmelo Anthony. Kaya lang ang sabi ng bouncer, may nag-reserve pa na, kahapon pa raw ah. Ang tingin ko kasi dyan mga kaibigan, para makapag-register ka for photograph signing, Palakasan sa loob yun eh. Baka may kamag-anak, may kaibigan doon sa loob eh. May influensyang personalidad doon sa loob eh. Kaya nakapagano sila eh. Palakasan yan. Tingnan nyo, yung iba doon na nag-abang na wala namang autograph, wala namang, bawal magpa-selfie pa doon sa loob. Bawal eh. Yung pag nag-autograph ka, bawal magpa-selfie. Yung Lucky 50, sayang, di ako naging Lucky 50. Dala ko pa naman yung bola. Dala ko pa naman yung kulay gold na marker.
Sayang yun, no? Di na bali. Basta magkakaroon din ng autograph ng ano, ng... Magkakaroon din ako ng autograph ng mga ganyang klase player. Pero meron ako kay Manny Pacquiao, 8th Division World Champion, meron na ako. Wala naman yun. Wala na tayo pag-uusapan dun. Basta yung pangkupa po kaya yung ano yung NBA cards may autograph ng tunay na autograph ng sino mang player na superstar. Magkakaroon din ako niya. Okay, magkakaroon. Oh, yung sa ano naman, yung ngayong gabi, mga kaya, yung ngayong hapon. Oh, ay, yun na, yung sinag-join ito ko na, hindi nagtagumpay yung pagpapautograph ko, ikan rin. 2 days ago, si Pau Gasol, kahapon, si Luis Cola, yung mga tatlong ambasador rin eh. Tapos si Melo, yung tatlong ambasador. Wala eh, wala tayong mga gawa. Hindi kayo. Wala eh, huling araw na ng FIBA Basketball World Cup bukas. At magla-livestream ako rito ha. Titingnan natin kung mapag-livestream ako. Sana. Ano, kasi nakapanood pa ako ng laro din ng ano, doon sa aking tablet. Nakapanood pa ako ng live eh. Doon sa aking tablet, computer tablet, nakapanood ko ng live. Nakapanood pa ako ng live eh. Oo. Pang alas 8 ng ano, sa pagitan ng alas 8:30, alas 9 ako magla-livestream sa aking YouTube channel. Titingnan natin na sana nga malakas yung ano eh. Malakas yung... Ay di, meron akong mobile data. Susubukan ko sa mobile data. Yung pagla-livestream ko, gagamitin ko yung mobile data ko. Kung may na yung wifi, mobile data ako. Oh. Next, yung... Naku, yung Slovenia versus ano? Italy, mga kaibigan. Exciting siya, mga kaibigan. Exciting yung pangyayari, ha? Sa kabilang... Diba, dalawang sulod na talo na yung Slovenia. Kaya nalaglag sila sa pampitong quest sa Battle for 7, nalaglag. Ito na nga mga kaibigan. Hindi sayang yung pagpunta ng mga fans ni Luka Doncic dyan sa loob ng Moa Arena. Nanalo sila mga kaibigan, nanalo ha. Sa isang kamuntik talagang makahabol yung Italy. Kung hindi lang dahil sa 3-point shot nung ano, 3-point shot pa yung 2-point. Yung long shot ng ano, sa huling minuto ng fourth quarter, lumamang ng isa yung kalaban. Dalawa yata eh. O, titignan nila sa replay. Titignan nila sa highlights. Biglang lumamang yung Slovenia. Ay, biglang bumalik yung laman ng Slovenia doon sa last minute na. Dahil sa long shot na yun. O, lumamang na. Tapos na-foul yung ano, tapos yung inbound play ng Italy, sa kanila yung possession. Sumablay ngayon yung pagsalo ng bola ng isang player, ayun, na outside. Oh, tingnan nyo. Wala, sayang na. Sumablay yung ano, yung pagsalo ng bola. Tumalsik sa labas, lumabas yung bola. Ayun, napunta sa Slovenia. Ayun nga, yung pagtira ng free throws, doon na sila nanalo, yung paglamang nila ng apat. Yung huling mga puntos nila, puro free throws. Edi lumamang na ng apat. Yun na yung pinakaano niya. Victory ng Slovenia. Yun. Nagkaroon ng ano ngayon, ng saysay, yung pagkapanalo ng Slovenia sa unang pagkakataon dito sa Pilipinas, ha? Sa Battle for 7 pa nangyari. Kaya naging 7th place ngayon yung ano, yung Slovenia. Tapos yung Italy, dahil natalo na naman, pang-8 sila ngayon. Yun. Nasa 8th place yung Italy. Then yung nangyari, tapos katatapos lang na laro ng Lithuania versus Latvia, nanalo yung manok ko, mga kaibigan, nanalo yung manok ko, ha, yung Latvia, nanalo, tinambakan ng Lithuania. Kaya nag-place ngayon yung ano, yung Latvia, Lithuania, 6th place, yun na yung confirmation. Ang ganda ng performance ni Luka. Nakunan ko ng dalawang beses ha, ng video ha. Yung nagpipretro siya, nakunan ko ng video kahit pati yung screenshot, di ko alam screenshot o ano, pictures. Nakunan ko si Luka Doncic ng dalawang beses na yung nagpipretro siya, nakunan ko siya. Di yung kasing sobrang linaw ng ano, yung kagaya sa yung malaking digital camera na ano, yung sobrang laki, yung professional camera. Ay, sobrang linaw. Ito okay ito eh. 10 times zoom itong smartphone na to eh. 10 times zoom. Pero, okay na yun. Masaya na ako doon. Pero,
sabi ko sa inyo eh, magparamdam lang ako sa loob ng Mawari. Kung hindi dahil sa smartphone kong ito, hindi ako magpaparamdam din sa loob ng Mawari na eh. O, tingnan nyo. Nagparamdam ako sa loob ng Mawari na. Dapat din ako babalik dyan eh. O, tingnan nyo. Nanalo yung Slovenia. O, ano masasabi nyo? O, yan ang talagang Luka Magic na gusto ng marami. O, ayun. Eh, malay mo, baka ako yung lucky charm ni Luka. O, nanood lang ako eh. O, tingnan nyo. Nanalo. O, tingnan nyo nga naman o. O, yun ang sinasabi ko. Oh. Nagparamdam lang ako sa Mua Arena sa loob. Na siyang dapat di na mangyayari dapat. At expected, nanalo yung Slovenia. Oh. Nag-iisang panalo lang ng Slovenia sa FIBA Basketball World Cup final round. Oh. Oh. 7th place ngayon ng Slovenia. Oh. Oh. Ang tanong kung babalik pa ba si Luka. Oh. Pwede bumalik si Luka at sa darating na panahon, kung may promotional tour dito sa Pilipinas, may promotional tour, o alam ba, magpo-promote ng ganito, o, ng produkto, o, agay ni Clay Thompson, dinopromote yung Anta, na products, o, yung Anta Sports products, yung ganun. Abangan natin yan sa susunod na panahon, ha, kung mapaparamdam ulit si Luka Doncic dito sa Pilipinas, ha. Grabe yung saya nung ano, nakangiti siya, sa third quarter, ngumiti, yung sigawan ng fans ni Luka. Nakangiti siya eh. Sayang nga din, hindi ko na-capture. Talagang ano, yung abote nga yung ngiti niya nung sumigaw yung fans niya, yung ganda na performance sa third quarter. Sa third quarter nangyari. Oh. Sa third quarter nangyari yun, yung gano'n, yung ngiti ni Luka talaga. Oh, nakita ko talaga na... Naku, hindi ko lang na ano yun. Sayang, hindi ko na-capture eh sa aking video. Yung pag free throw lang niya, nakunan ko ng close up eh. O ano pa? Teka na, tatapusin natin yung summary. Sasummarize natin dahil bukas na yung katapusan ng ano eh, FIBA Basketball World Cup 2023. At sana nga mapagtagumpayan ko yung pagla-livestream dito. Yung ang ila-livestream ko, yung bawat laro na nangyayari sa ano, loob ng arena. Yung Germany versus Serbia. Ila-livestream ko yung bawat isa. Kaya lang hindi ko pwede ipakita sa inyo yung ano, yung buong video dahil makaka-copyright tayo ng FIBA. Yung ano ko lang yung pagkukwento ko lang sa inyo yung mga nangyayari sa ano sa laro. Oh. Hindi ko ipapakita sa inyo yung ano yung bawal baka ma-copyright eh. Dapat i-upload baka ma-copyright strike tayo niyan. Na-warning na ako no say say sa akong content eh. Yung tungkol sa WWE. Yung na ano na ako na nabigyan ako ng warning. Oh, ano ko na lang ikukwento ko na lang yung live ba? Hindi siya recorded, live na live talaga. Huwag lang sana mag-cover ya. Huwag lang mag-cover ya itong pagla-livestream ko bukas. At walang sana umulan ng malakas. Nako, huwag lang sana umulan. Mahihirapan tayo mag-livestream pag umulan. O, anong oras na ba? O, mag-ano na. O, 10:46, mag-11 na ng gabi mga kaibigan. Bukas na yung uling araw ng uling gabi ng FIBA Basketball World Cup 2023. O, 80 night. O, after 45, well, ba 50 years pa maghihintay tapos di na ma-hold yung ganito klaseng event mga kaibigan. O, unless maging co-host ang Pilipinas. O, co-host lang, hindi na yung sa final round, di na dito gaganapin. O, malay mo, ganun ang susunod na mag-host ang Pilipinas. Pero tingin ko malabo itong ano yung nakabang pa ng panghihintay yung mga 40 years maigit pa to mga kaibigan. Kasi 1978 pa yung huling beses na nag-host ang Pilipinas dito sa FIBA Basketball World Cup 2023 sa Araneta. 1978 pa yun, ang tagal ha. O, 2023, second time. Biro mo, after 45 years. O. Pero masaya na ako makita ko lang si Luka. Yun ang maasaysayan, mga kaibigan, si Luka Doncic ng malapitan. O. Once in a lifetime ko lang makukulang si Luka unless na bumalik siya rito. O. Ayan talaga si Melo, di ako nakapag-offer. May lucky fans eh, may 50-50 lucky fans. O, masaya na tayo ron ha. Nandun lang ako, nanalo si Luka. O, and Slovenian nalo natin sa basketball. O, yan ang dapat. O, yan ang tinatapos ng Luka Magic sa Pilipinas. Yan ang hinahanap ko. Ayan, nagkatotoo. Hindi ako, hindi ako na-disappoint sa naging performance ng Slovenia ngayong hapon. Kanina lang. Oh.
7th place ang Slovenia sa FIBA Basketball World Cup 2023. Pero no sa Olympics nag kasi na, yung pinakamasakit ng pagkatalo nila sa quarterfinals. Ang kalaban nila yata sa Tokyo Olympics yung ano? Sino pa nakalaban nila sa Tokyo Olympics? Yung Australia yata o ano? Eh, hindi, sa Australia yung ano? Yung battle for third yun. Sino pa yung tumalo sa Slovenia yun sa quarterfinals? Na, hindi ko maalala. Eh, sa semis pa yun, sa semis. Sa semis yata yun, yung dalawang laman ng kalaban na natalo yung Slovenia sa Tokyo Olympics. Hindi ko lang sigurado kung yan pa rin yung ano, yung matibay na roster na yung pinadala yung siyang ginamit sa Tokyo Olympics. Hindi ko lang kung yan ang pinaka ganun pa rin. I-research niyo lang sa ano sa Google. O yun din yung lineup ngayon dito sa FIBA Basketball World Cup 2023 ha. I-ano niyo na lang. Aleksigin niyo na lang o sila rin yun. Kasi pampitong pwesto eh. Oh, wala na, bukas na yung ending ng ano. Oh, yun lang mga kaibigan. Oh. Uy, 25 minutes na tayo nag-ano. Nag-vlog. Oh. Oh, 10:40 na eh. Pag 11 na, 10 minuto na lang. Oh, yan. Oh, malapit na. Yan, maalam na yung mga tao rito. Wala, di ako nandun ng loob. Di ako nandun sa loob. Baka walang masyado superstar dito sa Lithuania. Tsaka ano eh. Dahil medyo sa Latvia, yun. Ang, yun ang ano, ang saya nung, ang saya ko dahil nanalo yung Latvia sa panglimang pwesto. Oh, kita nyo? Kung nanalo na sila versus Germany, sila pa yung sayang talaga, sayang yung pagkatalo nila versus Germany. O yung Germany pa yung nakapaso sa yung mga kalahin, mananalo pa sila versus USA. Yung mga kalahin yun eh. Yung Germany mananalo sa semifinals. Pero tingin ko Serbia ako, sa Serbia talaga ang ano ko yung hula ko eh. Magcha-champion ng Serbia. Third place USA, second place Germany. Oh, yun lamang po, yun ang aking prediction. Oh. Yung ano yung mali yung mga prediction ko. I-summarize natin ha. Sa group phase, sumablay lang ako doon sa France, in-upset ng Latvia. In-upset ng Latvia yung France sa first sa group phase. Doon sumablay yung hula ko, France nalaglag sa first round. Ay sa ano sa group phase. Sa second round sumablay ang hula ko sa Italy to sa group J Slovenia ay Serbia Italy so tumama group K USA tsaka may pumasok USA tsaka Lithuania pumasok oh so tumama tayo ron USA Lithuania Group L ano ba yung tumama yung prediction ko sa Group L ano ba yun yung pumaso sa quarterfinals ay teka naisip ko yun ano ba yun yung sa Group M muna Group M ay IJK UK cha LUK cha mamaya na case yung sa letter L Group L Germany Slovenia oh di ba Germany Slovenia Group L oh tumama ako sa prediction sa Group K ano ba yung Group K teka naisip ko ha kasi sa Group K yung sa Group L yung Germany tsaka Slovenia yun sa sumablay yung hula ko talaga sa Latvia yung hindi ko na ano yung Latvia mga kaibigan yun sumablay ako sa second round sa Latvia sumablay yung Latvia yung pumasok ang nalaglag doon sa group ano yung Spain yata oh yung Spain yung defending champion sumablay ako sa hula ko dun eh sa Spain yung sumablay ako sa hula ano ba yung huli yung isa pa yung pumasok Latvia yung pumasok eh sumablay ako sa hula dun eh dapat Spain yung papasok eh oh tinalo ng Canada yung Canada yun tumama yung hula ko yung Canada oh yung Latvia yun sa Latvia na naman yung sumablay yung hula ko yung Spain nalaglag yung sa Spain nalaglag oh. Latvia na naman yung pumasok oh tapos sa quarterfinals dalawang sablay ko sa Latvia yung sa Latvia yung sa Latvia ako mula eh sablay na naman yung Latvia dalawang sa dalawang unang ano growth phase tsaka sa
group base tsaka sa second round. Yung lahat na yung pumasok, hindi ko sila na-predict. Tapos pagdating sa quarterfinals, yung lap yan na mismo yung nag-predict ako, nalaglag din. Ay, nalaglag pa rin, oh. Tingnan mo nga naman, oh, yung Germany pa yung pumasok. Sa lap yan talaga ako nag-ganyan. Kasi yung humanga ko sa pagiging Cinderella story nila, oh. Tingnan mo, tinapos ng Germany. May sign, humula lang ako sa Latvia sa quarterfinals na. Humula lang, doon lang ako nang hula sa Latvia, eh. Sayang, eh. Oh, sa play pa rin, eh. Sa play pa rin yung prediction ko sa Latvia, eh. Hindi ko sila hinuhula doon sa group phase tsaka sa second round. Oo, oh, eh kaso sa play. Isang labya, humula na ako sa quarter finals, sumaplay pa rin. Ano ba yan? Tapos, sumaplay, isa pang sablay sa Slovenia, naku, talo sa Canada. Natalo sa Canada. Oo, oh, Slovenia, yung Slovenia hula ko, kaya lang nalaglag sa Canada. USA tsaka... USA tsaka Serbia, yun, tumama yung hula ko. Tumama. Tapos pagdating na ng semifinals, kagabi nangyari. Tumama ako sa Serbia, sa first game. Pangalawa, supply sa USA, naku, naloko na. Naglag sila sa Germany. Germany na naman ang pumasok. Germany na naman, okay. Pumasok sa finals ng Germany. Oh, tingnan natin sa finals, ha. Sa third place, USA ako, ha. Third place, USA, yun ang prediction ko. Second place, Germany. First place, Serbia. Yan ang paninindigan ko yan, ha. Pag natalo pa yung Serbia, nako. Eh, Serbia, ang lalakas, eh. Imposibing di sila manalo, eh. Yung Germany, may yung malalaki rin yung katawan, yung magkapatid na Wagner. Tsaka yung si ano, yung magkapatid na Wagner yung nag-stand out dito, eh. Tapos si Dennis Rodo yan. Okay yan. Parang si Jan rin yan, eh. Sanay na yan. May karanasan. Apat ng NBA superstar kasi sa Germany. Tapos sa Serbia, si Bogdanovic lang. Tsaka si Nikola Jovic, hindi Jokic, ha. Yung Jovic. Yung J-O-V-I-C, di yung J-O-K-I-C, ha. Nikola Jovic yun, ha. Yun yung dalawang NBA superstar. Pero malalakas sa Serbia. Nakita, napanood ko yung laro nila kagabi. Malalakas sa Serbia. Ang lalaki ng katawan tsaka ang bibilis. Oh. Tingin ko Serbia magcha-champion dito. Sinasabi ko sa inyo. Serbia ako, ha. Serbia. I'll go for Serbia talaga. O, yun lamang po. Lilisanin ko na itong mawari na. O, 5 minutes before 11 PM na, mga kaibigan, mamamalam na ako. Tapos na yung laro dito sa MOA, eh. Sa MOA Arena. Tapos na yung laro dyan. Katatapos lang, tinampakan ng Latvia ang Lithuania para makapag-replay sila. Bukas na yung inaapang ano, ng marami, yung ng marami basketball pass around the world, yung sino magka-champion? Serbia ba o Germany? Sana Serbia. Serbia sana manalo. At mag-ano tayo dito, magla-livestream tayo rito. Tignan natin kung anong mangyayari dito sa paligid ng MOA Arena, kung masasakyan ba natin yung celebration moment ng magka-champion dito sa FIBA Basketball World Cup 2023. Titignan natin bukas, abangan ko yan, ha. Magla-livestream tayo rito sa MOA Arena, dyan sa paligid ng MOA Arena. Hindi ko tatantanan yung pagla-live ko dito sa paligid na yan. Kabisado ko lahat ng pasikot-sikot dito, eh. Oh. Lahat ng pasikot-sikot dito sa MOA area, dito sa compound ng SMOA, kabisado ko. Kahit malawak itong lugar na to, kabisado ko lahat ng pasikot-sikot dito. Oh. Ay sa pinakasingit-singit pa niya ng daanan dito, kabisado ko lahat ng daanan dito. Pati pagpunta sa yung sa Conrad, doon nag-hotel yung ano, yung kanina Serbia, sayang, oh. Hindi ko nakunan. Eh naabala ako sa pag-ano dito sa video sa anong pictures nung labang kanina na Slovenia versus Italy. Busy ako, eh. Wala, sayang, hindi ko nakunan. Oh, yun lamang po, bye-bye. Bukas, ha, babalik ako bukas, magla-livestream tayo bukas sa ating YouTube channel. Sana maganda yung pagkaka-livestream ko, eh. Pag ano, pag hindi, pasensya na. May isa ka ito para may pagla-livestream. Yung championship game lang ang ila-livestream ko, ha. Ikukwento ko sa inyo. Live na live sa Damo Arena. Pero hindi sa loob, ha, sa labas. Dito lang sa tabi-tabi lang, dito sa tabi Damo Arena. Magla-livestream tayo. May wifi rito, eh.
Oh, pero pag hindi umepekto, oh, sa mobile, ano ko na lang, mobile data. Oh. Oh, bye-bye. Oh, mamamalam lang ako, bye-bye. Oh. Oh, wala lang, magsisi. Oh, nag-uwi na yung mga tao rito. Mamamatay na itong ano, yung liwanag ngayon eh. Bago mag-alas 12, magpapatay na yung liwanag rito eh. Oh. Ayan, magsisi, uwi na, oh. Oh, yung mga players, yung doon nag-hotel yung ano, sa Conrad. Sayang si Lupat, hindi maganda pang kakakuha ko ng ano. Hindi na pala, nakita ko naman sa Muari na, okay na yun, sapat na yun. Oh, yun na, bukas ha, maglalagay sila mo bukas dito. Lahat ng pangyayari sa loob ng Muari na. Germany ba? O Serbia? Sana Serbia ha, Serbia ako, Serbia, champion yan. Serbia ako ha, Serbia, veterano na yun eh. O, bye-bye. Serbia tayo, Serbia. Ako, Serbia. Di ko nakunan na kaya ano na nahihilayan ako, di ko nakunan ng pagdaan nila eh. Dumaan kanina eh. Doon sa Sondra din, papasok ng Conrad Hotel. Oh, yun lang, oh, bye-bye. Hmm. Sayo, dumaan kanina ng ano eh. Wala masyadong tao nung dumaan, no. Oh. Wala eh, sayo, huli na eh. Tsaka maubos na yung baterya itong smartphone ko, oh, bye-bye. Oh.